magpapatuloy po tayo dito sa ating tinatalakay na paksa, no, na hell, facts, or fantasy. So, balikan lang natin saglit yung ating natalakay na. Okay, yan. So, nandito tayo sa bahagi na tinitingnan natin nung nakaraan pala, tinapos natin yung pagtalakay doon sa mga turo ng Biblia patungkol sa hell, ano? So, pinamagatan ko nga yung unpacking biblical data. Sandali lang po. Unpacking biblical data. Tiningnan natin sa lumang tipan yung pangalang Sheol, yan ang Hebrew word, at bagamat hindi malinaw doon na yung Sheol ay hell, ay meron ng pahiwatig sa atin na yung salitang yon, yung salitang Sheol, ay meron ng may punishment na nakaakibat doon sa mga namatay na walang pananampalataya sa Diyos at walang pananampalataya kay Yahweh. No? At nakita natin sa bagong tipan naman na naging mas malinaw ang lahat. So sa bagong tipan, malinaw na ipinresent sa atin kung ano ang ibig sabihin ng hell, no? At tatlong salita nga ang ginamit doon, na there are New Testament provided three main Greek words that refer to the place of judgment and are often translated as hell in English Bibles. So yung better the word Hades, Tartarus, and Gehenna. Hades is not the eternal place of punishment. It is rather an intermediate state for all the souls who are waiting for the final condemnation. So, yun ang makikita natin na ginamit yung salitang Hades. Pero ang tinutukoy doon na Hades ay yung lugar na pinupuntahan ng mga kaluluwang namatay na, yung mga kaluluwa ng mga namatay na pinarurusahan o tinotorment ang sabi doon, ano? Binibigyan na nahihirapan at tinotorment ang kanilang mga kaluluwa. So yun ang nakita natin. So hindi itong Hades, hindi siya eternal or final place of condemnation, but this is an intermediate state for all the souls who are waiting for the final condemnation. So, yan ang idea niyan. And then, yung salitang Gehenna. Yung Gehenna, ito talaga yung mas maraming gamit sa New Testament. And Gehenna is the place for the final and eternal punishment after the general resurrection. It means both soul and body will be tormented there forever, judging from the description of Gehenna and the lake of fire, they seem to be one and the same. So ginamit yung salitang hell, ginamit din yung salitang lake of fire, and seemingly isa lang ang tinutukoy doon. Yung Gehenna, yun yung mismong final state ng lahat ng mga kaluluwang nang hindi nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw na itinuturo sa banal na kasulatan na meron talagang eternal judgment, eternal condemnation, at ito yung pinupuntahan ng mga tao na hindi nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon, kaya nga sinabi natin na yung challenge natin right last Sunday, Christ spoke so openly, clearly, and plainly about the hell that he knew it to be real. To ignore the reality and seriousness of this doctrine is to reject Christ himself, the only savior of sinners who came to rescue people from the hell. Sabi, si Jesus Christ, mas marami siyang pagtuturo patungkol sa hell kaysa sa heaven, no? Yeah, very astonishing 'yan, ano? Yung katotohanan na mas marami siyang itinuro patungkol sa hell kaysa sa heaven. Ibig sabihin, seryoso talaga itong bagay na ito. Kaya nga siya pumunta rito sa mundo, eh. Kaya nga siya nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, dahil napakaseryoso ng kalalagayan
ng mga tao na kung sakaling sila ay makarating doon sa hell, no? Kaya sabi ni John Blanchard sa kanyang librong Whatever Happened to Hell, to treat hell the way many people do today may seem amusing and clever, but in fact is the height of stupidity, no? So sana maging clear yan sa mga nanonood sa atin at sa bawat isa sa atin lagi na itong issue ng hell ay hindi ito isang bagay na pwede nating isantabi o ignore, ipagpabukas. Napakaseryosong usapin ito, at kung babaliwalain ito ng sino man, ikaw na ang pinakahangal na tao, no? Na nabubuhay rito sa mundo. Okay, now, ngayon ay pumunta tayo sa isa pang section. Pinamagatan ko itong reasons for the existence of hell. Ang mga dahilan, bakit nga ba may hell? No? Bakit kinakailangang gumawa ang Panginoon ng ganitong lugar? Sasagutin ko lang yung ilang mga tanong nung nakaraan. May nagtanong, sino ang lumikha ng Hades? Ang bilis natin sagutin yan. Wala namang ibang lilikha nun kundi ang Diyos, no? So, just for the sake of answering that question, yun po ang sagot nun, ano? Alangan namang si Satanas ang lumikha ng Hades. Hindi naman din siya lilikha ng hell, dahil alam niyang doon siya pupunta, no? Hindi ka naman pwedeng lumikha ng isang bagay na para kumbaga parang naghukay ka ng balon para ikaw ang mahulog doon, ano? Hindi ganoon, ano? Ang Diyos ang siyang lumikha ng place of punishment. Now, there is another question. Medyo mahirap yung tanong na yun. Although parang sa pagkakaalam ko na itanong din yan one time ng isa rito sa isang paksa natin, ano? Matagal na, no? Yung bakit daw merong torment na nangyayari doon sa hell? Or sa Hades pala, sorry, sa Hades, samantalang wala namang body. Tama ba yon? Kasi di ba dapat meron tayong yung five senses gumagana para ma-feel mo yung pain o ma-feel mo yung pleasure, no? So kung wala nang katawan, bakit natotorment pa rin yung soul? Kasi wala na, no? Tama nga naman yun. Totoo yun, pero mahirap sagutin yan kung ilalagay natin ang analogy sa experience natin dito sa laman, no? At sa naiintindihan natin sa science, no? Mahirap natin sagutin yan, totoo yun, kasi yun ang limitasyon natin, eh. No, pero ang Diyos ay higit sa science, higit sa experience natin in the flesh, and therefore He has His own way of tormenting the soul even in Hades, even in that place of torment. Now, secondly, nabanggit ko sa inyo noong nakaraan na hindi ko na matandaan yung term noon na Myra, no, yung ginamit na yung meron kaming kapitbahay na naputulan ng ano, pinutulan yung kanyang ng paa, no? Dahil diabetic, eh. So pinutol yung paa niya. So tapos nung isang araw nga kausap ko siya, sabi niya, sabi ko, kamusta naman yung ano mo, pakiramdam mo? Okay naman, pastor, nakaka-adjust na ako. Kaya lang, minsan masakit daw yung talampakan niya. Sabi ko, anong talampakan? Yung talampakan daw nung naputol. Sabi ko, wala ka na naman ng talampakan, ha? Yun nga, hindi ko maintindihan, eh. Masakit daw yung talampakan niya kahit na wala na. Ano, anong tawag doon? Phantom sensation. Ayan. Ayan, ano yung medical term yan, di ba? No? So, yan. So, pwede rin palang masaktan ng isang tao sa isang, kahit na wala na siyang bahagi ng kanyang katawan na yun. Ano? So, doon palang maiisip mo na, oh, there is the way God can do to torment the soul kahit na wala siyang body. How much more doon sa hell? Kasi doon, sabi, magsasama yung soul at saka yung body and will be tormented in hell forever. So, yun lang ang sagot ko doon, ang mabilis doon sa tanong ngayon. Baka gusto mag-follow up nung nagtanong.
na mauubos ang oras natin. Okay. So, now. So, dito, reasons for the existence of hell. Now, we heard it many times. And in my Bible study doon sa San Jose na na-pending for a while, eh, meron daw isang regular attenders na would always say to me, not in an argumentative way, ha? Hindi siya nakikipagtalo sa akin. Mabait naman yung tao. Yun. Pero madalas yan sa Bible study namin. Lagi niya sasabihin, I don't understand that good and loving God will create hell and will send people whom He created there. Hindi daw niya maintindihan yun eh. Na ang isang Diyos na mabait, isang Diyos na matuwid, isang Diyos na loving and good, eh, lilikha pa ng isang tao para dalhin niya lang sa hell. Kaya hindi daw niya maintindihan. Para doon sa mga nag-argue that way, they seem to point out na ang tao as a whole don't deserve such a sentence. No? Hindi sila deserving dyan. And that good God would ever do such a thing. Hindi magagawa ng Diyos yan. Marami ng ganyan ng klase ng pag-iisip. It only shows na maraming mga tao sa panahon natin na ngayon, hindi nila naiintindihan kung sino talaga ang Diyos. Hindi nila nauunawaan yung nature ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos, at yung nature ng sin. Hindi ba? Laging ang argumento niyan ay nasa emotion, nasa sentiment, no? Nasa logic. Pero hindi nila naintindihan ng husto, sino ba talaga itong Diyos ng Bibliyang ito? Ano ba talaga yung kanyang nature? At yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano? Sa aking observe, sa isang bagay na gusto kong sabihin dito, ayaw ko bang nailagay ko yan? Patayo gumalaw, brother. Ayan. Sorry. Yung... The doctrine of hell is uncomfortable for most of us. However, our understanding of hell shapes our view of the gospel, God's holiness, and our depravity. If we don't accept the reality of hell, we won't rightly understand the glory of the gospel. Pag hindi natin tinanggap ito, no, hindi talaga lubos na makikita natin kung gaano kaganda at kaluwalhati ang ebanghelyo ni Kristo. No? Bakit nagpunta rito si Kristo sa mundo kung hindi totoo yung hell? Now, what's the point of incarnation? What's the point of dying on the cross if hell is not real? No? So, yan ang titingnan natin ngayon. Kasi sa totoo lang, mas magiging malalim ang ibig sabihin sa atin ng ebanghelyo, ng kabanalan ng Diyos at ng depravity natin kung malinaw rin sa atin itong issue na ito. So, reasons for the existence of hell. Dalawang bagay ang gusto kong pag-aralan natin. Una, who God really is. Yung ilan dito maaaring alam na rin ng iba. And then, what sin really like. So, dalawang tanong ang ating sasagutin. Who God really is. Okay, the only way to understand God is to know His character. So, dapat maging clear din yan sa atin. Kung gusto nating makilala talaga ang Diyos, makikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang character. Now, hindi naman tulad ng pakipag-ugnayan natin sa kapwa-tao. No? Nakikilala mo siya by impression o nakikipag-usap ka sa kanya, nagpakilala siya sa kanyang pangalan. Hindi. Sa Bible, ipinakilala niya ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katangian. Naalala ninyo noong kinumisyon ng Panginoong Diyos si Moses na i-deliver ang Israel sa slavery sa Egypt, nagtanong si Moses sa kanya, ano bang sasabihin ko sa mga tao, sino ka? Di ba? Para maniwala sila sa akin. Sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo sa kanila, ako yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. And then, pagkatapos niya sabihin yon, mayroon siyang idinagdag sa Exodus chapter 3, verse 14. Sabi niya dito, God said to Moses, I am who I am, no? I am
who I am? And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. No, yan. So, sinabi niya, I am who I am. Yung salitang I am who I am is the meaning of God's name, Yahweh. Yan ang ibig sabihin ng salit ng pangalan ng Diyos na Yahweh, na nasa tetragrammaton na YHWH, as would be better translated as Yahweh in English than Jehovah. Mas tamang i-translate na Yahweh. No, I am what I am. Yan ang ibig sabihin nun. Ako ay ako. It can also be translated as I will be what I will be. I will be what I will be. The point is that God will not just say who He is, but He reveal who He is through what He does and how He relates to His people. Pinakikilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ginagawa niya at sa pakikipag-ugnay niya sa mga tao. At nakita natin sa pag-aaral natin ng hell, yung realities ng hell, pinagtiningnan natin ito in the so-called progressive revelation. Yung progressive revelation kung paano unti-unti ay nagre-reveal ang Diyos sa pamamagitan ng history, no, ng story. So from Genesis, unti-unting binubuksan niya kung ano ang mga katotohanan ng dapat malaman ng bawat isa. O sa usapin ng hell, hindi mo kagad makikita yan sa Genesis. Pero unti-unti, habang binabasa mo yan, mula Genesis, kaya magandang magbasa ng ano, yan ang dire-diretso, no? Ma-appreciate mo yung history. Hindi lang yung history, yung takbo ng history, kundi kung paano ina-unfold ng Biblia yung mga subject matter, yung mga mahalagang doktrina tulad ng hell. At gayon din sa Diyos. Pag binasa mo ang Bible, hindi mo naman lubos na makikilala kagad ang Diyos sa Genesis lang. No? Makikilala mo siya unti-unti from Genesis, Exodus, hindi kasi yung revelation niya kasi ay, sa kanyang sarili ay unti-unti. Pinakikilala niya yan sa pamamagitan ng mga ginagawa niya, pinapakilala niya yan sa pamamagitan ng kanyang karakter at sa kanyang pakikipag-ugnay sa mga tao. In the same way, ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa tinatawag na Bible story. It reaches its climax with the coming of Jesus. So yun ang isang bagay na mapapansin natin. Now, i-review lang natin ng mabilis yung mga katangian ng Diyos, no? Hindi ito magiging exhaustive, mabilis lang. Yung iba rito ay review na lang sa bawat isa sa atin para lalo nating ma-appreciate. Sino ba itong Diyos na ito? Bakit siya gagawa ng hell? Na bakit kinakailangang merong hell? Dapat maintindihan natin kung sino siya, ano yung kanyang karakter, ano ang kanyang kalikasan. So, okay. Unang-una, malinaw na tinuturo ng Bible na God is eternal. It means, He has no beginning and no end. There was never a time that He did not exist, nor there will ever be such a time. Psalms 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yan ang Diyos natin. Ang Diyos ng Biblia ay walang hanggan. Hindi siya walang hanggan sa darating, kundi walang hanggan siya maging noon pa. So bago pa nagkaroon ng kasaysayan, bago pa nagkaroon ng universe, nag-i-exist na siya sa everlasting realm, ano? So yan ang dapat na maintindihan natin, na ang ating Diyos na ito ay isang Diyos na walang hanggan, no? And then God is infinite. He is not just all powerful, but He is not limited by space and time. Hindi siya limitado ng lugar at ng panahon. Psalms 139, verse 7 to 9. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the earth, you are there. Yung pinupunto rito nung salmista, saan mang dako, maging sa mga lugar na maaaring hindi nakikita ng ating mga mata at hindi na natin naaabot, nandoon ang Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi siya kailanman ay nalilimitahan ng lugar at ng
panahon, hindi tulad ng bawat isa sa atin, ano? At yan ang ating Panginoong Diyos, isang bagay din na comfort yan sa atin, saan man tayong lugar na pupunta, makakaramdaman tayo ng takot dahil napunta tayo sa isang lugar na tingin natin ay mapanganib o tingin natin ay wala tayong pwedeng masulingan. Nandoon ang Diyos! Andoon siya! Pwede natin siyang tawagan, pwede natin siyang lapitan. Diba? Yun nga ang isang bagay na na-realize ni Jacob noong tumakas siya sa kanyang pamilya dahil sa kanyang ginawang panlilinlang sa kanyang ama at maging sa kanyang kapatid. Noong nakarating siya sa isang lugar na pangalan ay Luz, na tinawag niya later on na Bethel, no? Nang nagpapahinga na siya doon, ay nakita niya na mayroong isang ladder na mayroong anghel na nagmamanhik manaog. At sinabi niya, narito ang Diyos. Ibig sabihin, maging si Jacob, hindi malinaw sa kanya na ang Diyos ay infinite at ang Diyos ay hindi limited ng space and time noon. Noon niya lang na-realize, narito ang Diyos. Kasi ang concept nila noon, ang Diyos ay nandoon sa iyong pamilya, nagde-dwell doon sa iyong family. Kapag umalis ka sa pamilya mo, parang kasama na sa iniwanan mo ang Diyos. Hindi, narito ang Diyos. Hindi siya nakatakas sa Diyos. Nakatakas siya maaari sa galit ng kapatid niya, pero hindi sa Diyos. So yun. And then, God is unchanging. He does not change in terms of who He is, and He does not change of what He has willed to be. Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He do not do it, or has He spoken, and will He not fulfill it? He does not God does not evolve, improve, or need to be updated, no? From time to time, kailangan nating ma-update, no? Yung mga knowledge natin nagiging obsolete. Maraming pagkakataon na ganyan, ano? But God is always updated. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8, no? And then, God is holy. God is holy. It means God is not only different from His creation, but set apart from sin and is perfectly pure morally. So, ang Diyos ay banal. Pag sinabi nating banal, madalas kasi ang kaisipan lang natin ng banal ay isang Diyos na malinis, isang Diyos na ayaw ng kasalanan. Hindi. Pag sinabi ng, actually, yung gamit ng salitang holiness sa Bible, God is different. God is different from us. God is different from His creation. He is set apart. Hindi natin siya kauri. Hindi natin siya kabody-body. No, yung ibang tingin nila sa Diyos, body-body. Mayroong mga, yung mga, ewan ko yung iba sa inyo, baka nagkursilyo noong araw, pagkalabas nila sa kursilyo, ang tawag nila kay Jesus Christ, Brother Jess. No? May meeting kami ni Brother Jess. Ang tingin nila sa Diyos, body-body, no? Parang kauri nila, hindi ganun. Siya iba sa atin. And set apart, perfectly set apart, and morally pure. Isaiah 6:1-3, ito very classic, itong incident na ito. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above Him stood the seraphim. Each had six wings. With two He covered His face, and with two He covered His feet, and with two He flew. And one called to one another and said, "Holy, holy is the Lord of hosts." So, kita niyo yung panahon ito ni Isaiah. Nakita niya yung, nakita daw niya ang Diyos sa isang pangitain. Na doon sa pangitain na yun, nakita niya na mayroong mga seraphim, na may mga anghel na lumilipad at nakatakip ang kanilang mga paa, nakatakip ang kanilang mga mukha habang sila ay sumisigaw, banal, banal, banal.
na bakit nakatakip? Ibig sabihin, maging ang mga anghel na walang kasalanan, maging ang mga anghel na malinis, hindi nila matingnan ang kabanalan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nung makita ito ni Isaiah, sabi niya, "Woe unto me, I am a man of unclean lips. Ako'y marumi, sapagkat madumi ang aking labi." Kung itong mga anghel na ito, na wala namang kasalanan, hindi sila makatingin sa Diyos, gaano pa kaya ako na marumi, makasalanan? So ang pinapakita dito kagad, ang purpose para ilahad sa atin ang kabanalan ng Diyos ay para maintindihan natin ang ating pagiging makasalanan, na tayo marumi, hindi tayo karapat dapat sa harapan ng isang Diyos na banal, no? And then God is righteous. Of course, halos related yung dalawang yan. Ang ibig sabihin lamang yan, He is just and will always do what is right and pure. Deuteronomy chapter 32 verse 4. The rock, His work is perfect, for all His ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Yan ang ating Panginoong Diyos. Siya'y matuwid. Ang gagawin niya ay puro katuwiran, puro tama, hindi siya masusuhulan, no? Kahit anumang suhul mo sa kanya, hindi man niya kailangan 'yan. At alam natin na maraming mga hukom sa ating panahon, 'di ba? Dapat nga ang isang kaya nga 'di ba yung nakikita ninyo yung hukuman o yung merong babaeng nakatakip ang kanyang mata, no? Para daw wala siyang gawing, parang hindi siya maging bias sa kanyang judgment. Yung ibig sabihin nun. Pero alam natin na hindi mawawala yan, yung biases, ano, at maging sa anumang bagay dito sa ating mundo, ano. Meron tayong Supreme Court, ay yung Supreme Court natin ang final arbiter, no? Na yun silang nag pero sabihin ba natin wala silang bias sa kanilang mga judgments? Siguradong meron din yan, lalo pa nga ang nag-a-appoint ng mga justice dyan sa Supreme Court, yung presidente, no? O sino yung pinakamaraming na-appoint na, no? Eh, in some way, no? Although, siyempre, sasabihin naman nila, eh, pagka ako ay nandoon na sa pwesto, kakalimutan ko na kung sino nag-appoint. Pero bilang tao, hindi nawawala yan, eh. Nasa utak mo yan, eh. May utang na loob din ako rito, may utang na loob ako. So, meron tayong isang member nung araw rito sa church na dating judge dito sa Santa Rosa, no? She was forced to resign as judge because mahirap para sa kanya na gumawa ng isang fair judgment kung may mga politiko na lalapit at magbibigay lagi ng regalo sa kanya, no? Later on, napag-isip-isip nila mag-asawa, mahihirapan tayo dyan, baka ipakapahamak pa. So nag-resign na lang at nag-iba ng trabaho, in line pa rin sa kanyang trabaho. So naiintindihan natin yan, ano? Yung ganyang klase, pero ang Diyos hindi, kasi hindi naman niya kailangan, wala naman siyang utang na loob sa sinuman, no? Hindi katulad natin, ano? Kahit nga tayo mga tao, meron tayong ganyang damdamin, ano? Na may utang na loob, o natawagan na yata tayo ng Malacanang. Okay, no, so nakita nyo, meron tayong, di ba, meron tayong utang na loob. Kahit na tayo mga ano, kahit na Christian na tayo, nakakaramdam tayo ng ganyan, nag-iingat tayo, no? And then God is good, no, and loving. It means He is eternally loving God. He does not only love, but by His very nature is love. God is already exercising that love even before the creations of the world. Yan ba yung sinabi ko dyan? Tama. Okay. So, yung mga verses, Psalms 119 verse 68, "You are good and do good. Teach me your statutes." 1 John 4:8, "God is love." John 17:24, "Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundations of the world." The point is, before the existence of creation, before us,
meron ng love na nangyayari sa triune God. So ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig, siya mismo sa kanyang kalikasan ay pag-ibig at mabuti. And then, siguro last na ito, God is jealous for His glory. He is simply acting as a glorious God. When we are so concerned with our glory, we are going beyond our creatureliness, no? Pagka ang concern mo yung glory mo, no? Eh baka lumalagpas ka na doon sa limitasyon mo bilang isang nilikha lamang. Ang dapat naluluwalhati ay ang Diyos. God is supreme and no one else like Him. And if He's not a jealous God, He's not jealous for His glory, He's contradicting His supremacy. So, Isaiah chapter 42, verse 8. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. And then 48:11, for my own sake I do it, for how should my name be profaned? My glory I will not give to another. So what's the point of presenting all this character of God or attributes of God? Hell is not essential to God's character. Ang totohanan. However, hell is the essential response to anything that is contrary to God's character. Napansin niyo 'yon? Sa presentation natin, makikita natin yung Diyos jealous siya for His glory. And then, kinukuha mo yung glory para sa Kanya. Ano ang response niya? Ang Diyos, holy siya. Gumagawa ka ng kasalanan. Anong response siya? Matuwid siya. Ano ang response niya? So, ang Diyos ay infinite, no? Hindi ka makakatakas sa Kanya. Pero pag gumagawa ka ng kasalanan, para bang feeling mo nakatakas ka na doon sa paningin ng mga tao sa paligid mo. Okay lang. Anong magiging response niya? So, yun ang dapat nating tingnan. Hell is not essential to God's character. But it is essential in His response to anything that is contrary to God's character. Okay. Sige, diretso tayo. No, punta tayo ngayon sa what sin really like. So, yan ang isang bagay na pag-aralan natin ngayon. Now, look around today and you would get a very different impression of what sin and how it is being described in the Bible. Most people in modern day is attracted by sin rather than repelled by it. And even just the mention of the word sin is considered as wise marketing, no? Alam niyo ba ngayon, yung mismong salitang sin, parang ginagawang market na yan ngayon, di ba? Ang description ngayon sa Las Vegas, Sin City. No? Let's go to the Sin City. Ang tawag doon, yan, fondly called it a Sin City. Diba, dito sa bansa natin, once upon a time, Angeles City is called the Sin City of the Philippines. Para bang may ganun pa tayo, no? Meron tayong, diba, Summer Capital of the Philippines, pero namang Sin City, no? Bakit mayroon pang syudad para sa kasalanan? Makikita natin, nagiging market na yung salitang sin . Nagiging market na yan sa iba. Meron ako nabasa na sa Amerika, merong isang lugar doon, I think sa Nebraska yata yon, na merong restaurant na pinupuntahan ng mga maraming tao roon. Ang pangalan daw ng restaurant na yon ay Sinful Burger Restaurant. Sinful Burger. Imagine mo yung pangalan, ano? Sinful Burger. So nag-o-offer sila ng burger. Ang pangalan ng burger nila ay Sinful, no? And meron silang advertisement, no, na ang pangalan, ang nakalagay, di ba, usually, di ba, Jollibee, lasang Pinoy, di ba, ganun. No, ito naman, Sinful Burger, it has an heavily delicious
burgers. Evilly, evil, no? So sa sobrang sama sa sarap, parang ganoon. And then they have different kinds of sinful burgers such as iba't iba daw klase ng ino-offer nilang burgers. Meron silang tinatawag na greed burger, lust burger, pride burger, sloth burger. Ewan ko ba tinawag na sloth, siguro hindi masyadong maraming, hindi masyadong niluto, kaya sloth, no? And yung meron silang chili, yung chili burger nila, alam mo niyo kung anong tawag doon? Hades burger, no? Anong punto dyan? Eh, ginawa nilang market yung salitang, yung kasalanan. So, yung kasalanan ngayon, hindi na masyadong seryoso yung tingin ng mga tao. Wala nang dating, hindi na, wala nang kilabot sa ating mga katawan because it is being accommodated as a market strategy, no? And then, isa pang, any implication that we have seen and deserve consequences is considered both antiquated and offensive. Kapag sinabi mong impyerno, ano ka ba naman, makaluma ka naman masyado. Hindi na yan. At napaka-offensive mo. When you talk about it, when you speak about it, you're insensitive. Now, of course, may mga panahon na hindi naman kinakailangan nating sabihin yun ng diretso, no? Halimbawa, inimbitahan ka sa isang funeral service, pagkatapos eh, yung namatay doon, alam mo, hindi siya Christian, tapos biglang sasabihin, ngayon, itong ating namatay na ito, nasa hell na siya ngayon, nasa Hades, pinahihirapan ang kanya. Eh, huwag ka namang ganon. Very insensitive naman yun. Baka yung mga na magagalit sa iyo yung mga tao. Just preach to them the gospel. No? Pero ang point pa rin, tingin ng iba ngayon, very offensive yan. Because we think that sin, yung sin kasi, pag ginausapan natin ng kasalanan, ito yung mga ginagawa ng mga ISIS, ito yung mga ginagawa ng mga Abu Sayyaf, ito yung mga ginagawa ng mga rapists, mga robbers. Sila yung mga talagang deserving of hell. And in this scenario, there are, pagkaganyang concept natin, there are two people na we are trying to remove, no, in the sin of not actually people or persons, no, we are trying to remove in the sin. When we think of hell na para lang doon sa mga talagang mga masasamang tao, mga talagang katulad nila Hitler siguro, nila Idi Amin, nila ng mga kung anumang mga kilala yung mga nakagawa ng matitinding kasalanan, eh siguro eh ang ginagawa natin dito, may dalawang persons na inaalis tayo. Ang Diyos at yung sarili natin. No, we are trying to remove even ourselves, no? And this is why we must allow the Bible to properly shape our understanding of what sin really is. No? Bilis naman ang oras natin. Anyway. So, sige, 5 minutes. So, ano yung sin? Oh, alam niyo na yung halos yung ilan dito, no? Pero magandang i-review rin natin. Unang-una, sin is missing the mark. Romans 3:23, for all have sinned and fall short from the glory of God. The mark is God's standard of obedience to His word. So, merong mark, sa dart, no? Merong pinaka bullseye at yun ang pinaka mark. Hindi tayo nakaabot doon. Lahat tayo nag-fall short, no? All have fallen short and we have missed the mark. So, yan ang kalalagayan natin bilang makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi lang yan, it is crossing the line. The word used na sa Bible, yung salitang trespass, no? So, when we sin, we are trespassing across God's defined boundaries for His creation. Diba? Kaya nga makikita nyo sa mga may mga property na binabakuran na kanlagay, no trespassing. Pag pumasok ka doon, pwede ka nang idemanda. Pwede ka nang makulong kasi hindi yan tamang puntahan. May fence. So, a fence around property defines a boundary. No, sabi yan sa, kaya yung Colossians 2.13, ang ginamit doon ay trespass. All who were dead in your trespasses. Diyan ang galing yung salitang trespassing. God made alive together with Him, having forgiven in our trespasses. But not only that, it is breaking the law.
1 John chapter 3 verse 4. Sin is lawlessness. Sin is acting against God's law. So when we sin, we not only break His law, but we show that we do not care for about it. God has a law. And whenever we break the law, we are sinning. And not only that, last, it is keeping a debt. Matthew chapter 6 verse 12, di ba? Sabi doon, ay mayroong prayer doon ng Panginoong Diyos na tinuro sa kanya mga alagad. Isa daw sa mga ipagpipray natin ay, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Our sin put us in a debt to God, and the price need to be paid. No? The word for debt can be used to express financial obligation, and this concept is common to every age, no? Kaya, pero yung debt na pinag-uusapan dito ay yung moral debt. Meron tayong utang in terms of moral thing, ano? So what's the fact? The fact is this: every single person that has ever lived has sinned. We are sinners by nature, Ephesians chapter 2 verse 1, and by action. And while we sin, while sin can and often does have an interpersonal dimension, it is primarily against God. Yan ang Psalms, sabi ng Psalms 51 verse 4, nung si David nagkasala siya kay Bathsheba, sinabi niya, sa iyo, Panginoon, sa iyo lang ako nagkasala. So nagkasala siya. Alam niya na yung ginawa niyang kasalanan kay Bathsheba at sa asawa nito ay kasalanan niya mismo sa Diyos. So, yung ating concluding thoughts, natapusin ko na siguro rito kasi ang bilis ng oras. Unang-una, God's goodness requires justice. It never condones injustice. No? Suppose there is someone na inakusahan ng isang multiple estafa. No? Alam niyo na yung estafa. At marami siya nakuhang pera, no, sa isang deceitful ways. Napakinggan ng hukom yung lahat ng patotoo, lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses, lahat ng mga biktima, at undeniable ang facts. Talagang malinaw na siya ay lumabag sa batas at nandaya ng kanyang kapwa. Pero biglang sinabi ng judge, not guilty. Na nung tinanong yung judge, eh bakit you're not guilty yung ano nyo? Eh kasi I'm a good judge. Pwede niyo ba sabihin yan? I'm a good judge. Sa tingin niyo ba good siya doon sa kanyang ginawa? Hindi. And therefore, ganun din natin tingnan yun sa harapan ng Diyos. Hindi natin, kung ang Diyos hindi siya gagawa ng isang place of punishment sa mga lumalabag sa kanyang batas, He is not a good God. Tama ba? And then, God does not compromise His holiness in order to accommodate His love. God remains loving to all by sustaining the life of His creature through His natural creation and by being active in the so-called common grace. Pero meron tinatawag na saving love of God. Meron tinatawag na pag-ibig na nakapagliligtas para sa mga makasalanan na hinirang ng Diyos noon pa. At si Kristo'y mamamatay para sa kanila dahil kinakailangan siyang mamatay para iligtas sila sa kanilang sa parusa na dapat ay para sa kanila. No? He loved them by sending His Son to die for them. Yan ang dapat na maging clear sa atin. Well, madalas kasi, parang ganito yan, no? Parang yung iba, yung reaction nila doon sa hell, hindi malinaw, hindi dahil hindi malinaw sa kanila kung ano ba ibig sabihin ng love at saka ng goodness ng Panginoong Diyos. Halimbawa, may nakita ka, naglalakad ka sa isang lugar o siguro nandoon ka sa isang nag-aabang ka ng bus o nag-aabang ka ng tren, no? Tapos may nakita kang isang tao doon na parang mayroong kinukot-kot doon sa ano, doon sa harapan niya. Tiningnan mo, nakita mo, tinatanggalan niya ng paa yung tipaklong. Saan ka sabihin mo? Weird. No? Di ba? Yan ang reaction mo. Pero kung halimbawa, yung nakita mo, hindi tipaklong ang tinatanggal, palaka. Oh, medyo mas iba yung level ng pagtingin mo. Iba na to. Ginawang laboratorio tong ano. Di ba dapat sa laboratorio yung ginagawa pag nagdadissect ng palaka doon sa
sa ano terminal ng ano ng bus, no? So nakita mo nag-iiba yung level. Eh halimbawa nakita mo tinatanggal ng yung ano yung tawag nito yung ibon, tinatanggalan mo ng pakpak, tinatanggalan niya ng ano, eh pag nasa ibang bansa ka, pwede ka nang ipapulis noon. No? Bawal galawin ng mga ibon doon eh. Dito nga sa atin hindi. No? Eh kung halimbawa ang nakita mo ang tinatanggal eh na nakita mo yung tuta, unti-unting tinatanggalan ng paa. Ah, mag-iiba na yung damdamin mo niyan. Eh kung nakita mo baby. Yung baby. Sigurado, you will intervene. Sigurado makikialam ka na. Siguradong pipigilan mo na siya. No? Bakit? Yung reaction natin sa bawat krimen ay nakabatay sa kung sino yung ginawa ng kasalanan. Alam niyo ba na ang ginawa natin ng kasalanan ay ang Diyos? Siya'y Diyos na banal, siya'y Diyos na matuwid, siya Diyos na may hawak ng buhay natin, siya ang nagsusustain ang life, and then we have done evil against Him. Eh, that's a crime greater than any crimes na alam natin. And therefore hell, there's a reason for hell. Okay? So, hinto na muna ako rito, mga kapatid, at mabilis ang ating oras. Ano? Siguro yung mga tanong nyo, mamaya, next time na lang. Kasi, mabilis talaga ng oras natin. Ano, pwede naman yung iba isulat sa ano. Tiga, meron mga gusto magtanong? Parang gusto magtanong, Wi, ah. Huwag na. So, sulat na lang ninyo o ipadala sa messenger o pwede naman dito kay doon sa ating pong SGCC ano page. At mababasa natin yan at pwede nating sagutin next time. Okay? So, magkaroon muna tayo ng break. Mabilis lang ito. Wag na kayong umalis doon sa mismong live stream natin. No, magbi-break lang. Dire-diretso po yan. At pagkatapos ay pupunta na tayo sa ating worship service. Marami pong salamat sa inyong pagjo-join at sa inyong pakikinig.